For the director, kay Direk Gary, napansin ko na kasi napanood ko yung first episode. May kaibahan ba sa... you've directed MMK before din po, di ba? May kaibahan po ba sa treatment itong Fallen 44? Kasi parang napansin ko medyo silent yung treatment. Parang more on conversation yung... Oo nga. Yung, did you deliberately adopt that style of directing or mounting direct? Opo, kailangan magkakita po yung first episode tsaka sa second part. Sa first episode kasi diba, love, yung pag-ibig. Sa second episode naman, is pag-ibig pa rin sa pamilya. Pero, nandun lahat yung totoong nangyari sa mga masapan. Ito na yung medyo may pagkagera ng konti. So, tsaka gusto ko ma-experience sana ng mga tao. Paano naramdaman ng mga staff yung mga oras na yun, yung mga huling sandali ng kanilang paghihirap. Sana matagumpayan namin, maiparamdam sa inyo. Oo naman, direct sobra. For Ejay naman, since nakaluwa ka na rin ng ibang parang action team na mga serye before, ano yung naging special dito or kakaiba for this MMK? Special, kasi special yung mga tao ginampanan namin. Sa, sila mga bayani ng bayan natin. Yan, napaka-special ng episode na to para sa akin. Kasi para i-portray mo yung ganong mga bayani natin, eh talagang napakasarap po sa pakiramdam. Napaka, feeling ko, napaka-blessed kong artista. And yun nga, hindi na lang sa karir ko na sinasabi na parang, kasi may nag-text sa akin eh, sabi sa akin, wow, si Ejay, kasama mo si Angel Oxin, si Coco Martin, may picture kami tatlo magkasama, i-promote. Pero para sa akin, hindi na importante. Ang importante sa akin yung na-experience ko talaga dun sa staff. Ibang klase talaga yun eh. Kasi ang laki ng impact sa akin nun. Ang laki ng... Ang dami ko na-appreciate. Ang dami ko natutunan talaga. So yun, yun yung pagiging special. Especially yung mga tao pinagtanan natin. Sa mga action scenes ba, meron din kang ginawang special training for this episode? Or sumabak na kaagad? Hindi, na-training po kami. Training. Immersion tsaka training. Doon sa camp talaga ng ulit sa... Kala mo maan yun. Sa ano, sa Laguna. Okay, training talaga. Speaking of that immersion, did you personally supervise that immersion? Hindi. Actually, mga staff talaga nagbibigay ng training. Nanonood lang kami. Talagang dinaanan nila yun. Mula umpisa hanggang sa dulo. Nag-firing talaga sila ng... Pumutok sila ng live bullets talaga. Pinaramdam talaga sa amin. Hirap na maging staff. Hanggang sa graduation, makikita niya naman. Direct, did you specifically use technical, ibang technical naman, ang mga cameras dito, like yung drone top view, drone. Anong tawag doon? Drone, yung drone. Okay. Yung meron kaming Panther Dali, yung mga ginagamit namin sa tilting plate, mga bago. Pero ano na yan, yung mga technical na ginagamit ka sa pelikula, ngayon, ginagamit namin sa pelikula naman. Talag. Parang, di ba, pagka TV sa atin nila, minsan,